Identify yourselves! Identify yourselves! Do you have a permit? Sir! No fish at last here in Philippines! Look! Fish! Plenty! No! No! Fish! Why arrest us? This is our country! We have rights! This is illegal! This is a mistake! The fishermen that burn people! I'm just a fisherman. Where are the drugs? We don't know what you're talking about. No drugs, only fish. Our family waiting for us. Please don't kill us. Thank you.
buwis ng buhay. Kanino mo ito ibibigay? Sa kaibigan ba? Sa pamilya? O sa taong minamahal? Lahat tayo naghahanap ng inspirasyon para mabuhay. Naghahanap ng rason para lumaban. Sa mundong puno ng kasinungalingan, Iba! Saan nga ba natin mahanap ang pagmamahal na totoo? Pagmamahal na bubuo sa ating pagkatao. Pagmamahal na magpapalaya sa ating mga puso. We are grateful and we understand the concern. However, as stated in our Philippine sovereign rights, the fishermen were well within the jurisdiction of our exclusive economic zone, so they were not violating any laws. Yes, but illegal activities are becoming prevalent. This was proven when someone attacked our coast guards and helped those men escape. This does not create a bigger issue between us. It might trigger a Clayfish attack of any kind. Don't worry. I will coordinate with the chief of staff regarding this matter, and we will address the matter immediately. We will go to the bottom of this. Sir. Organize Special Force Aguila. Immediately. I want a briefing here now. Yes, sir. Humihinga pa siya. Pero may sugat sa ulo eh. Ituloy niya na sa bahay na mag-abot ko. Dali, dali niyo. Sigurado ako. Hindi siya taga dito. Alam mo, maayos na yung paghinga niya. Bukod doon sa sugat, okay naman na siya. Manang Sabel, ano kaya nangyari sa kanya? Paano kaya siya nagkasugat? Yun na nga, hindi natin alam eh. Kasi ni ID, wala man lang. Hindi natin malaman kung sino talaga siya. Eh, hindi ko kaya nakakatakot, Manang. Paano kung masamang tao pala yan? Paano kung mabait siyang tao? Tama si Eli. Ang mabuti pa, antayin na lang natin siyang magising. Para masagot lahat ang mga katanungan ninyo, hindi ba? Sa ngayon, ang kailangan ng tao, tulong. At yun ang ibibigay natin. Pagising niya, pwede atin na lang siya. Ako naman nakakita sa kanya. At si Eli! Eli! Eli, ano ka ba? Eli, may nanang din yan. Sigurado ko sa'yo, hinahanap na yan doon sa kanila. Kaya kailangan makauwi rin yung tao na yan. Parang taga malayong lugar siya, no? Parang taga Maynila pa yata eh. Maynila? Kilala niya siguro si Papang. Hindi niya kilala ang papang mo. Sigurado ako dahil ang laki-laki ng Maynila. Nanang, gising na siya, Nanang, oh. Nanang!
niya sa akin? Nakita ka ng anak ko. Nalulutang-lutang sa tubig. Kaya ka napunta dito. Kamusta na papakiramdam mo? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ano ang pangalan mo? Wala akong maalala. Sa pakiramdam mo, okay ka lang. Ako si Eli. Ako naman po si Tongtong. Ito naman po si Jocelyn tsaka si Ising. Ano pong pangalan nyo? Siya na kayo eh. Hindi ko talaga maalala eh. Alam ko na. Josa pangalan mo. Josa. Kasi ang ganda-ganda mo. Mukha kang Diyosa. Ate Diyosa, gusto mo makapaglaro sa amin? Habulan tayo! Dahil ikaw ang bisita, ikaw ang taya! Ganun ba? Eh, kung ganun... Taya! Ang doyo! Oo, taya! Ay! Habol, taya! Sa taya! Habol! Sa taya! Pagod, pagod! Dito! Huwag niyo siyang pagurin! Kaya! May sugat ka pa, di ba? Ayos lang ako. Manang Isabel, pwede po ba kami maglaro ni Ate Josa? Bakit Josa? Kasi ang ganda-ganda niya. Gusto ko siya. Mama, doon muna kayo, ha? Sige na. Sige po. Pasensya ka na, ha? Ganyan yan, eh. Pag may naisip, sinasabi. Ayos lang ako. Totoo, sinabi ko, Nanang. Oo, anak. Halika. Halika. Basta pwis ka mo. Ito mo. Teddy bear ho ko na panaginipan. Tapos, nakalabog ko ako sa tubig. Magdamag. Alam mo ba ibig sabihin mo? Hindi ko alam. Alam mo, palagay ko maganda itong pagsama mo sa amin sa bayan. Salamat po sa lahat. Nilungan niyo talaga ako kahit hindi niyo ako kakilala. Sana balang araw, makaganda rin ako sa kabutihan ng ginawa niyo sa akin. Ako naman, ang gusto ko lang, sana bumalik ang alaala mo at huwag mo kaming makalimutan. Ang buhay ko kayong papasalamatan sa lahat ng mga nagawa niyo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Kumalabigat, ha? Ito na lahat yung order mo. Ito may order ko, oh. O, itong bayad ko. Pag may pusit ka, dito mo na rin dalhin, ha? Marami kasing naghahanap, eh. Ay, nagustuhan. O, sige, basta lahat na lang ng dala ko. Dito ko muna ibabagsak sa'yo, ha? Salamat. Oh. Babalikan kita dito, ha? Isa na lang ang sisingili ako, ha?
Sige. Josa. Josa, may bibigay ako sa'yo. Halika. Sorry, Tero. Nakalimutan ko. Conan, sandaan. Kulang yan. Gawin mo ng 500. Tatlo kami. Sige. Ilay. Nagkatrabaho kasi ng maayos yung tao. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho? Total, ang lalaki naman ang katawan niyo. Sandali lang, huwag kang basos pag kinakausap ka. Sino ka ba? Masamang tao sige po na. Yan. Damputin nyo na mga yan. Punin nyo na po. Sige na. Wala nyo, ha? Sir. Magandang gabi. Magandang gabi. Nagbabakasakali lang kami na nandito yung inahanap namin ng babae. Hindi pa namin nakita. Naresto lang muna namin yung mga yan. Pero malamang, nandito lang siya sa isa sa mga bahay dito. Meron ba sa inyong nakakakilala sa babaeng ito? Huwag kayong mag-alala, mga sundalo kami. Bakit anak, kilala mo ba sila? Lieutenant Bonifacio, tapos na daw yung check-up mo. May temporary amnesia ka. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Chupit! Lieutenant Ramirez! Kaibigan ba tayo? Oo, magkaibigan tayo. Ako yung kinakausap mo dito pag wala si Sir. Sino si Sir? Si Captain Ethan Del Fierro. Naalala mo na ba? Nagkakilala tayo 6 months ago sa Nueva Ecija, nung mabaril ako. Tapos dumating ka, sinagip mo yung buhay ko. Sir, receive call from CJ. Anytime pwede tayo lusubin ang kalaban dito. Okay, men! Defensive position! Captain Ethan Del Fierro.
Second Lieutenant Rian Bonifacio, sir. Para sa'yo. Naalala mo na? Konte. Naalala ko yung... yung nabaril ka. At saka yung bulaklak. Dapat yata magkakwentuhan pa kayo ni Sir para bumalik na lahat ng mga alaala mo sa kanya. Talaga bang hindi mo maalala? Anong mga alaala yun? Boyfriend mo si Sir. Boyfriend? Mauna na ako, ha. May mga sikasuhin pa ako, eh. Boyfriend kita. Kalimot-limot ba ako? Mabuti pa siguro magpahinga ka na. Tapos, bukas na lang tayo mag-usap. Siya nga pala, hinanda ko na yung kwarto mo. Ayaw siyang nawala mo yung susi mo. Salamat, nahanap ako. Hindi ko kasi mahanap yung sarili ko, eh. Kung ano-ano nang lumalaro sa isip ko. Nakala ko nga masamang tao na ako, eh. Imposible yan. Hindi ka masamang tao. Welcome back. At pasensya ka na nawala ako doon sa tabi mo. Pero ngayon, nandito ka na. Yan ang pinaka-importante. Halika. General, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Andre, Amelia, halika. Si Rian, nakabalik na daw ng kampo. Paano malalaman? Tinibri sa atin ang kontak natin. Kaya alam, may problema tayo, General. Si Rian, may amnesia. Ay, siya nga pala. I-check mo yung locker mo, ha? Naiwan kasi namin bukas yung bintana nung bumagyo, eh. Baka nabasa yung mga gamit mo. Thank you.
kriminal ka. Ako si Franco. Oo, kriminal ako. Kagaya mo. Sinungaling ka. Isa akong militar. Wala ka nga talagang naaalala riyan. Talaga bang wala kang matandaan? Ang pangalan ko, Tiago. Bakit mo kailangan ipadok? Hindi kita ipinadukot. Gusto lang kitang makausap. Bakit? Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa'yo. At natural lang naman siguro mag-alala ko dahil anak kita. Nakalimutan mo ang lahat. Ang tagal natin plinano ito. Bata ka pa lang. Nangako na tayo sa isa't isa. Nagaganti tayo sa lahat ng mga taong kumalaban at umapi sa atin. Sa mga taong pumatay sa kapat mo. Kaya, militar din ako dati. Pero tinalikuran ako ng serbisyo. Ninakaw na lang lahat sa akin. Sakin muna natin sila. Sisiraan natin ang bubuoy nila. Hanggang sa dumating ang araw na tayo muli ang mamumuno. Tayo ang magtatayo ng bagong gobyerno para sa Pilipinas. Ibabangon natin ang mga Pilipino sa kahirapan. Okay lang kayo? Magiging pantay-pantay ang lahat. Ang lahat ng yun, sisimulan natin pag bumagsak na ang ating mortal na kaaway. Si Major. Ano, Franco? Nalalaki mo tao, nagpapatalo ka sa baba, ha? Very good, Riang. Galing ka na sa kanilang lahat. Galing ko po, Papa. Proud po kayo sa akin? Oo naman. Kaso lang, kulang pa. Galingan mo pa. Sige po, Papa. Oh, dito ka lang, ha? Huwag niyo po ako iiwan. Hindi.
hindi ka pwedeng duduwag-duwag. Naintindihan mo, ah? Kailangan labanan mo yung takot mo. Kung hindi, mamamatay ka ng dilat. Diyan ka lang. Halika na, Tiago! Mamaya, tatakot po talaga ako. Babalik ka katabo sa umaga. Naintindihan mo? Halika na. Papa, huwag niyo po akong iiwan. Natatakot po ako. Anak, gawin mo na ito para sa akin. Di ba gusto mo maging proud ako sa'yo? Babalikan ka namin bukas ng umaga, ha? Kailangan lang tumatag ang dibdib mo. Sa tandaan mo, para to sa pakikipaglaban natin. Si Rian Bonifacio. Bakit po? Para sa proteksyon mo, anak. Hindi ka dapat nila makilala. Para na rin hindi ka madamay kung pag-initan ako ng gobyerno. Tibali na akong makulong, huwag lang ikaw. Bakit po, Papa? Ayokong makulong ka. Hindi dapat malaman ng iba na anak kita. Kinakaya niyo po ba ako? Siyempre hindi. Pinaprotektahan man kita. Dahil marami tayong kalaban dyan na gusto tayong saktan. Ganun kita kamahal. Gusto kong ligtas ka. O, saan ka na naman galing? Puro ka talaga kalokohan eh. Nagdala ka pa ng basura. Parang mito dapat ito tinatapang. Ganyan ha? Wow! Good evening, Major. Good evening. Sabi ko naman sa inyo, di ba magbubunga rin ang pagsama-sama ninyo sa akin. Lahat tayo kikinawa buhay. Walang maiiwan. Tignan nyo talaga, Major. Hindi kayo mahuli-huli ni De Leon. Lagi nyo pa siyang naiisan. Alam ko kung paano sila mag-isip. Papunta pa lang yung mga yan. Nakadrawang balik na ako. Wise tong isang to. At tandaan ninyo, kapag akong yumaman, kasama ko kayong lahat. Salamat, Medyo. Salamat po. Salamat po. Simula ngayon, tatawagin na natin siyang General Chan. General Tiago! Mabuhay sa General Chago! Mabuhay! Gusto mo ang tanog na. General Tiago. Susunod na linggo, pupunta na tayo ng Maynila. Magkakahiwalay na muna tayo dahil hindi ka na babalik dito. Doon ka na mag-aaral. So paghahanda ito ng susunod mong malaking mission. Mission? Ano pong mission, Papa? Papasok ko sa militar. Akala ko po kaaway natin sila. Oo nga. Kaaway nga natin sila. Kaya ikaw ang magiging mga mata ko doon. Naintindihan mo? Yes, Papa. Papa, proud ka po ba sa akin? Proud na proud, anak. I'm very proud of you. Pero, konti pa. Dalingan mo pa ng gusto.
Yes, Papa. Gagalingan ko pa po. Tanggal na yung rubber shoes at ang medyas at nakahiga na kayo. One! Two! Check it. Very good. Thank you. Galing itong babae ito. Jesse De Leon. Ang naging isang anak ni General Marshall De Leon. Nagawa ko ng paraan na pumasok sa grupo nila. So far, nakukuha ko ang loob ni Captain Del Fierro. Alam mo na ba ako anong kahinaan niya? Apo. Si Major Del Fierro. Ang tati niya. Dati na Court Marshall. Napatunayang corrupt. Nagpakamatay sa puntod ng lola nila. At gusto niyang patunayan na inosente ito. Very good. Tandaan mo, ha? Sa oras na malaman mo kung anong kahinaan ng isang tao, hawak mo na ang mundo niya. Mapapagalaw mo siya sa kahit anong paraan na gusto mo. Ready ka na ba? Ready, son. Cheesy mo, ah. Pwede mo naman kung i-text lang. Siyempre naman, Rian. Kailangan may effort, di ba? Pero kahit hindi ka naman may effort, sasagutin naman kita. Ang ibig sabihin ba nun? Rian, I love you. I love you too. Balita na hukutuan kay General Marshall De Leon. Yes? Nasa Amerika pa rin ho ito. Nag-aaral. Wala pa akong balita kung kailan pa papalit. Okay. Kaya mo na. Basta tuloy lang natin ang pag-finance ng mga rebelde. Tuloy lang natin ang panggugulo sa gobyerno. Agad yung mga gamit. Ma, anong ginagawa mo dito? Pinalaw ako ni Franco dito.
gusto daw ako makausap ni Papa. Akala ko ba wala ka naaalala? Galing na ako, Ma. Klaro na sa akin na lahat. Rian, sa uulitin, huwag ka na magpapabaya. Yes, Ma. Sarabella? Oo. Pagkatapos ko tayo dito, sige. Kita tayo doon. Doon tayo mag-dinner, ha? Okay. Oh. Si Bok, balik ka. Sir. How are you, Jesse? I'm good po, sir. Wow. Sir. Sir, ka dyan. Welcome back, Bok. Nice to be back. That's good. How are you, Corazon? Hello. And how was the trip? It was fine, thank you. Very nice. Okay, I'll see you later. Okay. Come in. Oh. Laki pa sa lubong mo. Tama. That's nice. Jesse. Ma, I'll see you later, ha? Sige po, Ma. Mas malawak na at mas malaki na ang galaw ng mga international terrorists na ang huling intel natin nandito na sa bansa. Oplan David Pascal. Yes, kagaya ng sinabi ni CS kanina sa briefing. Si David Pascal, isa na siyang ngayong recognized international terrorist. Totoo ba? Hindi ka nagbibiro? Oo, naaalala ko ng lahat. Hindi ka nakalimot-limot. Ang galing nga eh. Alam mo, sinunod ko lang yung sinabi ni Doc. Pinuntahan ko lang yung mga lugar na magpapaalala sa akin. Yung ospital, yung kwarto. Ayun, unti-unti nang bumabalik yung alaala ko. Mabuti kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Masaya-masaya. Special Force Aguila. Organization, planning, and coordination will be under the battalion commander natin, si Lieutenant Colonel Suleiman Capulong. And he will be assisted by Captain Del Fiero, who will head the troops. They will be directly reporting to you. Si Jesse, siyang in-appoint ng intel. Isa sa pinakamagaling nating intelligence officer. Sir. Good morning, sir. Reporting for GP. Jesse. Kailan ka pa nakabalik galing States? Kahapon. Hindi na kita tinawagan kasi gusto sana kitang i-surprise. Second Lieutenant Rian Bonifacio, I'd like you to meet Second Lieutenant Jessica De Leon. Incoming First Lieutenant Jessica De Leon. Nice to meet you, Lieutenant De Leon. Yes, nice to meet you, Lieutenant Rian Bonifacio. Hindi nagkamali si Presidente, pati si CS, na ikaw ang piliin para mamuno sa mission. Sayang na lang expertise mo, ang achievements, at pati namin yung mga records. Hindi ikaw ang dapat mamuno. Nakapakalap yung responsibilidad ng NOLCOM at yung bagong mission. Pero papasalamat ako kay Presidente sa kasa Board of Generals. Di na magtatagal, mag-Major General ka na. Two stars yung book. Sir. Ito ko. Pa.
General, magandang balita ang pagbalik ko ninyo. Thank you. Glad to be back. Huwag mong kakalimutan ang mukha ng taong to. Ang taong pumaslang sa kapatid mo. Siya si Marshall Drew. Magtal natin kaaway. Nasa Amerika pa rin ho ito. Nag-aaral. Wala pa akong balita kung galing nila. Sa oras na maalaman mo kung ano ang kahinaan ng isang tao, tawag po namin din yan. And you are? Sir, Second Lieutenant Rian Bonifacio, sir. Sorry ho, ang dami ko ho kasi maririnig tungkol sa iyo. I hope you heard good news about me. Kinagagala ko ho kayong makilala, sir. Glad to meet you too. Bonifacio, Nurse Corps. Okay. I'm fine. Minsan naisip ko lang, kung di siya nawala, ano na kaya siya ngayon? Sundalo na rin kaya siya tulad mo? Something entirely different. Doctor, architect, in the arts. O baka chef katulad ko. Hindi kaya nagsisimula na ng sarili niyang pamilya. Masaya kaya siya? Ma, alam mo na hindi makabutin sa'yo, di ba? You okay? Balitaan mo na ba? Ang alin? Kabalik na raw si Marshall. Good! So anong iniisip mo? Kung magagawa pa ba ni Rian ang mga pinaplano mo? Sisiguraduhin ko na magagawang lahat ni Rian ang binala ko. Kailangan magbayad ni Marshall. Sabi nga nila, dintik lang ang walang ganti. Napakagaling magluto niya. I'm glad to meet you, ma'am.
Ako nga pala si Marshall. Corazon na lang. Excuse me, restroom lang ako. Ano, nung isang taong ko pa nakilala yan eh. Ang tagal ko nga nililigawan eh. Kaso ayaw pa ako sagutin. Pakipot. Dinala ko dito sa Officers Club para sakaling ma-impress. I-build up mo ako ah. Sabihin mo, lahat ng alam mo, ako nagturo. Sabihin mo, magaling ako. Which totoo naman, di ba? Don't worry, ako bahala sa'yo. Sir, pinapatawag ko kay Nidia na naman Chas. Ha? Eh, Amelia, may date ako eh. Kung gusto niyo ako, pwede ko naman hulit kay pagtakpan, sir. Huwag na. Baka mapahama ka pa eh. Sige, Bok. Ikaw na bahala kay Corazon. Sige, sir. May, make sure by Saturday ready na ingredients, ha? Kasi yes, importante yung client natin. I'll make sure po okay na po lahat sa Saturday. Thank you. Ilang buwan ko na napapansin ikaw pinapasundo ni Tiago. Bakit? Senior officer ko siya eh. Parang siya yung kuya ko sa PMA. Siya yung nagturo sa akin lahat. Siya yung tumutulong sa akin, kaya tinutulungan ko siya. Napromote siya, kaya yun, busy yung tao. Busy ba talaga o para mapagyabang niya sa akin na napromote siya? Hindi mayabang yun. Mabait yun. Talagang masipag lang din. Iniwan kasi siya ng magulang niya sa isang ampunan. Walang nagampun sa kanya. Hanggang sa palabasin na siya sa Boys Town. Nagpursige sa buhay, nilabanan ng kahirapan. Ngayon, tignan mo naman kung nasan si sir ngayon. At lahat yun dahil sa sariling sikap. Ikaw pa talaga nagkwento sa akin yan. Di ba dapat siya? Eh, puro lang yabang sinasabi niya sa akin eh. Na lahat siya yung magaling. Mas kilala pa kita sa kanya. Talaga? Oo, sa lagi mong pagsama sa akin. Hindi mo namamalayan na kwento mo na yung buong buhay mo sa akin. Alala mo lahat ng yun. Akala ko kasi hindi ka nakikinig. Oo naman, natatandaan ko lahat yun. Dahil pareho tayo ng pinagdaanan. Maaga rin namatay ang parents ko. Pero bago sila namatay, nangako ko sa kanila na itutuloy ko yung pangarap nila para sa akin. Maging chef katulad nila. At mapalago yung negosyo, restaurant na pinaghirapan nila. Kaya sana naging proud sila tayo doon. Sigurado ako, proud na proud sila sa inyo. Burin mo, mula sa isang restaurant, napalago at naparami mong pinundan nila. At hindi ka lang magaling na chef. Napakabuti mo pang tao. Marshall, sorry ha, pero hindi ko talaga gusto si Tiago. Sir, alam niyo hubang may usap-usapan na nililigawan ni Marshall si Corazon? Amelia, hindi gagawin sa akin ni Marshall yan. Alam niyang nililigawan ko si Corazon, tsaka parang kapatid ko na rin yun. Sa lahat, sa kanya lang ako naging malapit. Palibasa, pareho na kaming walang kamag-anak. Hindi niya ako tataluhin. Bakit ba kasi habol na habol kayo dyan kay Corazon? Eh, mukha namang hindi ho kayo gusto nun. Dami naman ho ba dyan eh? Gaantay lang. Gwapo naman ho kayo. Matipuno. Talino. Sigurado ho ako na marami ho nagkakagusto sa inyo. Sir, may mga paparating na rebelde. At pababa na rin sila ng bundok. Tawagin mo mga squad leader. Engage!
sa'yo noon ng nararamdaman ko. Kasi malaki ang utang na loob ko kay Tiago. Nangako ako kasi sa kanya na walang talo-talo. Patay na si Tiago. Tsaka, hindi naman naging kami kahit kailan. Mahal na mahal kita, Corazon. Mahal na mahal din kita, Marshall. Mabuhay ang bagong kasal! Sir! Sir, buhay kayo. Anong nangyari? Kinulong kami. Pinahirapan. Tinorture. Hanggang sa nagpanggap kaming sasakip kami sa kanila. Nung una, hindi naniwala. Pero pagkatapos namin gawin lahat ng pinagagawa sa amin, kumain ng putik, dilaan ang mga paa nila, maging alipin, kaya naniwala na rin. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon para makatakas, kaya ito kami. Tiago, maaari bang pag-usap muna tayo? Yung tayo lang. Ano pa kailangan natin pag-usapan? Hindi ko naman mahal yan si Corazon eh. Pinaglalaroan ko lang yan. Si Amelia ang mahal ko. Sa gitna ng gera, kahit namatay na ako at talunan, hindi niya ako iniwan. Yan ang totoong malasakit. Yan ang tunay na pagmamahal. Hindi ko na gusto ang pamamalakad ng gobyerno. Ang mayayaman, mga kapitalista, sila nagahari. Sila pinapabor ng gobyerno, kaya sila lang ang yumayaman. Alam niyo ba ang mga kapitalistang yan? Sila nagbibigay ng pera at armas sa mga rebelde. Sir, paano naman kayo nakasiguro? Nung bihag nila kami, naririnig na namin yan, na ginagamit ng mga kapitalista ang mga rebelde para manggulo. At kapag may krisis, maglalabasan ang mga pera. Alam niyo, madali lang naman solusyon yung mga problema yan eh, kung tayo mamumulo. Kudeta. Kailangan ng bansang to ang kamay na bakal. Pwede tayong mag-set ng dialogue kay Chief. Walang hindi na idadaan sa maayos na pag-uusap. Eh, mga bingi ang mga yan eh. Mga boses lang nila, naririnig nila. Kaya kailangan na natin sumigaw. Anong ibig niyo sabihin? Masasabugin natin ang Plaza San Juan. Papalabasin natin na may gulo ng terorismo. Saka pagkakataon na rin natin para mag-declare ng kudeta. Pananghalian natin gagawin para maraming tao. Hindi may tatama ng pagkakamali nila ng isa pang pagkakamali. Sa tingin mo ba hindi ko to ginagawa para sa bayan? Kung magpapatali ka sa takot, walang magbabago. Kailangan man magsakripisyo. Pero sir, maraming mamamatay. At hindi yon ang sinumpaan natin sa bayang ito. Natural, gera to eh. Kailangan may mamatay para may makinig. Dumadanak ang dugo para makuha ang kalayaan. Tama si Tiago. Rider, sinagip ko kayo sa mas malaking pagkakamaling gagawin ninyo. May mas mabuti pang paraan kaysa pumatay kayo ng tao. Nasaan si Major Santiago Guerrero at si Second Lieutenant Amelia Guerrero? Charge 1, Specification 1 of Articles of War, find the accused Major Santiago Guerrero and Second Lieutenant Amelia Montemayor Guerrero guilty beyond reasonable doubt and impose a sentence of dismissal from the service and disqualified to go public service, and so ordered. Inawaran ng pinakamataas na medalya ng Presidente si Captain Marcial De Leon dahil sa pagpigil niya sa pagsabog sa Plaza San Juan na pinamunuan ni umano ni ex-Major Santiago Guerrero at ex-Second Lieutenant Amelia Guerrero na hindi naman napatunayan sa korte militar na sangkot sila sa aksyon ng pagpapasabog dahil wala sila sa crime scene. Hayop na Marcial yan. Ginamit lang niya tayo para lang iangat niya yung puwet niya. Sisirain ko gobyerno niya. Pati pangalan niya, sisirain ko. Hayaan mo, Amelia. Babalik lang tayo sa pwesto. Papayaman lang tayo. Tandaan mo yan. Tiago, may checkpoint.
Yung mga armas na binibenta natin at sa likod, ayoko makulong, may anak tayo. Si Marshall. Mas masakit pa ito kaysa sa pagpatay niya sa anak natin. Walang may alam na kinuha ko itong bata. Iilan lang tayo nandito, naintindihan niyo? Opo! Pasabugin niyo na yung mga yan. Lahat ng bangkay tapon sa ilog. Kaya anong umagos? Gusto kong isipin nila na patay na silang lahat. Pati ang anak nila. General, welcome back. Mag-usap tayo mamaya. Mag-usap natin yung problema mo, ha? Okay. Pa, I'll get something in the kitchen. Excuse me. Bok. Thank you. Congrats. No, I'm just back. Welcome back. Ngayong nagbalik ka na at si Jesse, inaasahan namin yung magandang tandem niyong mag-ama. Sila eh. Nakuha ko rin ng intel galing sa grupo ninyo. So, kailangan mag-share natin ang intel. Welcome po lahat. Yes, I know. Ethan, si Jim. Sir, thank you for inviting us, General Marshall. Salamat tayo sa kampo. Huwag mo na akong tawagin General Marshall. Call me Tito. Sige ho, Tito Marshall. Meron po pala kami dalang cake po para po sa inyo. Oh, thank you. Hi! Buti naman at nakarating kayo. Pasama ako kay Jesse. You can go around. Huh? Oh, ilagay mo rin. Yes, ma'am. Excuse me. Marami akong tao sa loob. Plus, meron akong bagong ipinasok. And I promise you, ito ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Matagal-tagal din panahong trinayin ko ito. That is why I can promise you, hindi ako mapapahiya sa kanya. Why? Sino naman yan, General? Secretary Banson, alam mo naman ang protocol, hindi ba? Mm-hmm. Hindi nyo pwedeng malaman kung sino ang asset ko. Proteksyon na rin sa inyo. Just in case, pagka nabulilyaso, hindi ba? Ethan, siya ba ang Griffin mo?
introduce you. Yes, tita. She's Rian. Rian, tita Corazon. Hello po. Hello. Paano niyo po nalaman? Kinuwento ni Jessie. Ma, kamusta ang luto ko? Masarap ba? Sumakit ng ulo ko, hindi ko na natikman lahat eh. Masarap po. Masarap po? Eh naku, sobrang sarap po. Kayo pala nagluto? Akala ko nagpa-cater kasi sobrang sarap ng pagkain. Magkakasundo tayo, Rian, ha? Magaling ka mang bola eh. Ako nga pala si Corazon. Welcome sa bahay namin. Nice to meet you, Paula. Nice to meet you too, Rian. Saan bayo sa kanggamento? Kailan susugod ang mga militar? Bukas, oh. Pero nag-aanda na ho sila ngayon. Kailangan, mauna tayo. Alamin mo dyan kung saan ang exact location ng kargamento. Magpapadala ko ng tao bago sumikat ang araw. Pumunta ka na. Kailangan tulungan mo kami. Sige pa. Mag-iingat ka lang, ha? Serya na ito magsisimula. Sabi ng Intel, malaki yung posibilidad na dito sila manggaling. Magsipaganda kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ayun sila! Sigurado ako! Malaki ang bonus natin kay General! Kaya kailangan, madala natin to agad sa kanya. Sir! Gandang araw, ho! Asensya na kayo! I-storboyin lang namin kayo sandali! Chief! Sa La Rosa Fishing Company po kami! May permit po kami para mangista dito! Sir! Ito ang mangista namin! Gusto nyo? Ito! Pwede ba i-check? Ayan, sir! Mga grocery yan! Pabili ng mga tao sa kabilang baryo! Ito pa po, sir. Marami pa. Sige, naiintindihan ko. Papacheck ko lang. Ben! Anong plano mo sa mga captives mo? Wala kang balak i-transport sa Manila?
High risk ang mga nahuli mong yan. Kulang ang facilities mo rito. Medyo chopper ko nga sana, kaya lang negative. Walang available ng chopper ngayon. Kaya land trip kami. Ay, high value captive sa mga yan. Alam ko rin na natatakot sila kapag nagsalita itong mga to. At alam ko rin na hindi nila papayagang mangyari yan. Well, tama ka. Never underestimate the enemy. Nakahanda ang tropa. Men, roadblock. Roadblock. Copy, sir. Copy. Prepare for possible ambush. Prepare for possible ambush. Sir! Inarangan yung daan natin. Mga civilian. Pero nakapwesto na yung mga tao natin. Hold your positions. Ang priority, mga civilians. Papunta na ako dyan. Kapag hindi nyo pinakawalan yung mga kasama namin, masasabugin ko ang pass na ito! Hinto mo. Landahan, landahan. Bilangan mong mga yan. Kapag hindi bumigay, dumayo na kayo. At pasabugin niyo yung bus. Opo, General. Isa! Dalawa! General! Sakto ang dating mo sa bilang! Gusto nila kunin yung mga kasamaan nila. Napalit yung mga tao ng bus. Release the prisoners now. Men! Release them! Now! Subukan kayo! Dali! Dali! Bravo! Sabihin mo ang mga tao natin sa radyo. Sa Santa Ynez tayo magkita-kita. Opo, General. Lahat kayo dumiretso sa Santa Ynez. Bilisan nyo. Franco, iwan nyo muna ako. May aayusin lang ako. General, masyadong delikado kapag iniwan ka namin dito mag-isip. Makinig ka sa akin, Franco. Alam ko kung anong ginagawa ko. Puhanan mo ako. Akin yan. Tara, dali! Sa inyo. Ha? Ha? Chaco?
Gago? Sinong Gago? Tanggalin mo na yung maskara mo. Huwag mo na akong lukuhin. Gago? Sino si Gago? Kabisado kayong games mo. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kahayupan na ginawa mo. Sa lipunan, sa patas, at ang pagkamatay ng anak ko. Anak? Sinong pumatay sa anak? Naalala ko na. May nagkwento sa akin at ngayon tungkol sa anak mo. Pero wala ka rin nagawa. Mahina ka talaga. Hindi ako interesado sa kwento. Huwag kang kikilos ng mata!